Simula na ng pinalawig na COVID vaccination para sa mga minor de edad. Kuha po yan sa pagbabakuna sa mga edad 12 hanggang 17 na may comorbidity sa Marikina Sports Complex. 25 vaccination sites na po lahat ang kayang magbakuna sa mga kwalipikadong minor de edad. Ang iba pang detalye, ihahatid po namin maya-maya lang. Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. May isang linggo bago ang undas, dumoble ang bilang ng mga pasahero sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Posible pa raw dumami yan ngayong niluwagan sa Alert Level System 3 sa Metro Manila. At may ulat on the spot si Jomer Apresto ng Super Radio DZBB. Jomer! Tony, Rafi, habang papalapit ang undas, parami na rin ang parami ang mga pasahero ng Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Napauwi ng mga probinsya ay si Jason Salvador, tagapagsalita ng PITX. Magmula noong isailalim sa Alert Level 3 ang Metro Manila, umaabot na sa mahigit 50,000 pasahero ang kanilang nomomonitor dito kada araw. Doble na umuno yan kumpara sa datos noong nasa Alert Level 4 pa ang MTR na nasa mahigit 20,000 pasahero lamang. Aniya sa susunod na linggo o ilang araw bago ang undas, inaasahan nila napapalo na sa mahigit 60,000 pasahero kada araw ang babiyahe sa PITX pauwi ng probinsya. Samantala, para sa mga nais bumili ng ticket papunta ng Bicol, Visayas at Mindanao, maring magtungo sa booth 1 ng PITX mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa uwi naman ng Laguna at Batangas, pumunta sa booth 5 mula alas 4 ng madaling araw hanggang alas 8 ng gabi. Habang bukas naman ang booth 6 mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 8 ng gabi para sa mga pasahero na pupunta sa lalawigan ng Quezon. Connie, Rafi. Maraming salamat, Jomer Apresto ng Super Radio DZBB. Krimen sa Laguna, pinagnakawan na pinatay pa ang isang lola sa Kabuyao. Sa initial na investigasyon ng pulisya, pukpok sa ulo ang posibleng ikinasawi ni Remy Imboltorio ng Barangay Mamatid dahil sa namuong dugo sa kanyang mata. Ayon sa mga kaanak ng biktima, nalimas din ang 2 box na may lamang pera. Patuloy ang investigasyon at pagtuntun sa suspect. Nito lang pong nakarang Biyernes, isang lola rin sa parehong barangay ang ninakawan at saka pinagsasaksak. Update na po tayo sa pediatric COVID vaccination sa Marikina at may ulat on the spot si Lay Alves. Lay? Tony, nandito tayo ngayon sa Marikina kung saan sinimula na rin ang bakunahan sa pediatric AP priority group o yung mga edad 12 to 17 na may comorbidity. Mahigit 300 ang naka-pre-register sa vaccination ngayong araw. Di gaya sa ibang mga syudad sa Metro Manila kung saan sa mga ospital ginagawa ang vaccination sa mga bata, dito sa Marikina, sa sports complex ito ginagawa. Bukod daw kasi sa limitado ang espasyo sa kanilang mga ospital, ayon kay Mayor Marcy Teodoro, sa assessment nila ay mas ligtas at komportable dito sa Marikina Sports Complex. Maluwag ang espasyo para sa orientation at screening at mismong vaccination area. May nakatalaga ring area sakaling may mga sumama ang pakiramdam at may mga nakahanda ng mga gamot. May naka-standby na medical personnel at ambulansya sakaling may makaranas ng adverse reaction. Nasa 100,000 ang vaccination target ng LGU sa mga 12 to 17 sa kabuuan, 5,000 sa may comorbidity. Mga pre-registered lamang ang tinatanggap dito ngayon para rin makontrol ang dami ng tao. Kasama ko ni sa mga requirement ang medical certificate at birth certificate o anumang dokumentong patunay na ang kasama ng bata ay kanyang magulang o guardian. Ito na ang phase 2 ng pediatric A3 vaccination kung saan bawat LGU sa Metro Manila may designated vaccination site para sa mga bata. Susunod ang iba pang mga rehiyon sa phase 3. Uunahin ang mga rehiyong mataas ng vaccination coverage sa senior citizens. As of October 20, nasa 4,640 na ang nabakunahan sa pediatric A3. Connie? Wala ba tayong nakita na iba pang mga bata na medyo natakot? Kwentuhan mo kami ng konti tungkol sa kanilang pagpunta dyan. Connie, may mga mangilan-ngilan tayong nakita na medyo nga may apprehension pag tutusukan na nung ilugilya, no? Pero since kasama naman nila, katabi naman nila yung kanilang mga magulang, eventually, nare-resolve din naman yung kanilang mga pangamba. At after nga nung bakunahan, nakikita naman nila na sandaling-sandali lang yung pagtuturok at tapos na. Kaya overall, ang sitwasyon dito sa Marikina, maayos naman. Wala naman tayong mga namamonitor pa na mga
sumama yung pakiramdam o ano man. Maraming salamat, Leigh Alvis. 4,806 ang naitalang bagong COVID cases sa bansa. Sa datos po ng DOH kahapon, mahigit 65,000 ang active o nagpapagaling pa sa mahigit 2,740,000 total cases. Sa active cases, pinakamarami pa rin ang mild na nasa 78.7%, 6.2% ang asymptomatic, 2% naman ang critical, 4.6% ang severe at 8.53% ang moderate. Sa pagsusuri po ng GMA News Research, nakitang bumalik na sa pre-surge level ang weekly average daily new cases sa bansa. Mula sa peak na 20,574 nitong Setyembre, nasa 6,452 na lamang ang average new cases per day nito pong nakaraang linggo. Pinakamababa po yan sa nakalipas na halos 3 buwan. Huli ang 3 sangkot umano sa pagbebenta ng Peking RT-PCR test results sa Quezon City. Ang paliwanag nila sa balitang hatid ni Marisol Abdurrahman. Inoperate ng QCPD Station 7 ang travel agency na ito sa Cubao, Quezon City. Dito raw nang galing ang RT-PCR test result ng isang pamilyang papunta sa ng Iloilo na nabukong Peke pala. Nang iskan daw kasi ang QR code, may lumalabas na pangalang Gomez. Ni isa sa kanilang apat, even dun sa 2 minor de edad, wala, hindi included doon. Dahil may logo at pangalan ang mga ito ng Red Cross, ipinasuri mismo nila ito sa Red Cross at nalamang peke ito. Nasa kote ang 3 tauhan ng agency. 16,000 pesos daw ang ibinayad ng mga biktima para sa ticket at swab test result ng 4 na tao na bigyan ng test result kahit hindi sinwab. Git na mga suspect, wala silang kinalaman sa peking swab test result. Yung package po sa agency, swab test, kasama na po yung ticket. Yung po ang nabanggit po noong agent. Hindi po kasi alam niyo yung nangyari na yan eh. Pagdating sa swab test, hindi po alam yung kasi, umuwi na ako eh. Alam niyo po na peke yun? Hindi rin po. Nalaman ko lang dito na po. Grabe lang ako, napasama pa tuloy. Hindi naman ako kasama sa mga ganyang racket eh. Sinampahan na ng kaukulang reklamo ang mga suspect na nakakulong na ngayon dito sa Station 7 ng QCPD. Patuloy naman ang pagtugis sa kanilang mga kasamahan. Marisol Abdurrahman, GMA News. Kumustahin naman natin ang bakunahan sa mga minor de edad sa San Juan at may ulat on the spot si Mark Makalalad ng Super Radio DZBB. Mark? Sinimulan na rin, Rafi, ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa mga edad 12 hanggang 17 sa lungsod ng San Juan. Ginanap ang bakunahan sa Cardinal Santos Medical Center na dinaluhan ni San Juan Mayor Francis Zamora, National Task Force Against COVID-19 Consultant, Dr. Ted Herbosa, Department of Health Undersecretary Dr. Roger Tong-An, at Interior and Local Government Undersecretary Jonathan Malaya. At kay Zamora, ang pagbabakuna sa mga kabataan laban sa COVID-19 ay isang paraan upang maihanda na rin sila kung sakaling magkaroon ng face-to-face classes sa susunod na taon. Nabatid na mula buksan ang registration para sa mga minor de edad sa San Juan noong nakaraang buwan. Mahigit sa 5,000 ang nagparehistro, indikasyon umano ito na marami ang tiwala sa kakayahan ng bakuna. 104 na minor de edad ang babakunahan ngayon na ang mga karamdaman ay medical complexity, genetic conditions, neurologic conditions, metabolic endocrine, cardiovascular disease, obesity, HIV infection, tuberculosis, chronic respiratory disease, renal disorder at hepatobiliary. Ang inyong kapuso, Mark Makalalad ng GMA Super Radio DZBB, nag-uulat sa Balitang Hali. Maraming salamat sa iyo, Mark Makalalad. Sa ibang balita, binaha ang ilang lugar sa Mindanao dulot ng thunderstorm. Balitang hatid ni Darlene Kai. Hanggang tingin na lang ang mga residente sa isang bahay na inanod ng rumaragas ang baha sa barangay Palao sa Iligan City, Lanao del Norte. Unti-unting lumubog ang bahay hanggang sa bubong na lang nito ang kita. Bago natangay ang bahay, isang puno ng manggamuna ang natumba at inanod din. Ayon sa mga taga-roon, walang tao sa bahay kaya walang nasaktan. Yun lang, bukod sa wala ng uuwian ng may-ari, ubos din ang kanyang mga gamit. Tinulungan naman siya ng mga taga-barangay. Nakaranas din ang malakas na pag-ulan at pagbaha sa iba pang bahagi ng lungsod. Binalot naman ang makapal na hamog ang Coronadal City kasunod ng pagbuhos ng ulan. Halos mag-zero visibility sa mga kalsada, kaya ang mga motorista, todo ingat sa pagmamaneho para iwas disgrasya. Darlene Kai, GMA News.
Bukod sa sunod-sunod na oil price hike, paghandaan din po ang nakaambang panibagong taas presyo sa LPG at auto LPG sa Nobyembre. Balita hatid ni Corinne Katibayan. Wala nang ang pasahero, pero ang auto LPG, tumataas pa ang presyo. Yan ang mahirap na realidad para kay Orlando na gumagamit ng auto LPG para sa kanyang taxi. Bago mag-pandemic, nasa 2,500 pesos daw ang kita niya kada araw. Ngayon, hanggang 400 to 500 pesos na lang ito. Kaya paano na raw ngayong nagbabadyang magkaroon muli ng malakihang pagtaas sa presyo ng LPG sa susunod na buwan? Walang ganang pasahero. Tapos hindi pa normal yung biyahe namin dahil wala pang ganong tao. Tapos nagtataas pa yung gas. Bigat sa amin. Apektado rin ang mga kainan at kabahayan dahil posibleng nasa mahigit 3 piso ang taas presyo sa kada kilo ng LPG tank. Kaya sa karinderyang ito, pinag-iisipan na kung magtataas na sila ng presyo ng putahe. Pag nagtaas po kasi yung LPG, mas lalong tataas din po. Maaari kong madagdagan po or tumaas po yung alaga po ng bawat paninda. Pandemic ngayon, so matumal yung bentahan po yung customer. So mas lalong hihirap po siya at bababa yung kita po. Simula ng pagpasok ng taong 2021, 8 beses nang nagtaas ang presyo sa LPG. Pinakahuli ay nitong October 8. 2 beses namang nag-rollback. Kaya ang net increase, nasa 20 pesos kada kilogram. Base sa datos mula sa Department of Energy, nasa 861 pesos hanggang mahigit 1,000 pesos ang price range ngayon ng household LPG. Ayon sa LPG Refillers Association Incorporated, ang pagtaas presyo ng LPG ay dahil sa pagtaas ng international contract price nito. Normally, that is during the first week of the month palagi. At ito naman ay bunsod sa, for all you know, napakalaki ng consumption ng gasoline nowadays, ano, because of the opening of the economy. Ang ibig sabihin noon, kapag malaki ang demand ng gasoline or oil products ay kukunti ang pinoproduce na LPG. Ayon kay Engineer Bulisay, maaaring magpatuloy ang price hike hanggang March 2022. Habang mura, punin nyo na itangkin nyo, so yung mga spare tank nyo, pakargahan nyo na. Mm-hmm. Dahil ang pagtaas ay hindi naman natin mapipigilan. Corinne Katibayan, GMA News. Kasunod ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin dahil sa patuloy na taas presyo ng mga produktong petrolyo, nakaamba na rin po ang dagdag presyo ng Noche Buena items. May payo tungkol dito ang Department of Trade and Industry. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. Kasama sa kinasasabikan kapag Pasko ang mga tradisyonal na handang espesyal. Pero ngayon pa lang, posibleng kailangan ng ihanda ang inyong mga bulsa. Ayon sa Department of Trade and Industry, may mga manufacturers ng Noche Buena items ang humihirit ng dagdag presyo sa kanilang mga produkto, pero pag-aaralan pa raw ito ng DTI. Kabilang sa mga produktong nakaambang magtaas ng presyo ang Christmas ham, queso de bola at iba pang klase ng queso, fruit cocktail, pasta at tomato sauce, creamer at mayonnaise. Depende sa brand at laki, naglalaro sa 1-12% ang taas presyo. In peso value, nag-uumpisa to sa 50 centavos. Essentially, the increase ng packaging nila, tapos yung increase ng presyo ng ingredients. Nakikipag-ugnayan na ang DTI sa mga manufacturer kung paano maaaring maibisa ng epekto nito sa mga mamimili. We will do our best to temper the movement para siguradong mas maging affordable pa sa consumers. At the same time, beneficial din naman sa negosyo na hindi sila to the point na malulugi. Ang pamilya ni Josephine, tumaas man ang presyo ng mga panghanda sa Noche Buena, masaya pa rin daw ipagdiriwang ang Pasko. Simpleng handa lang, makapagpasalamat lang kami sa Panginoon dahil kumbaga ngayong pandemic, nakaligtas kami. Ayon naman sa Philippine Amalgamated Supermarket Association, maaaring mahina ang bentahan ngayong may pandemya kaya hindi raw makakaubusan ng supply. Pero hanggat maaari kung may budget niya, payo niya sa mga mamimili. If I were you and you have some disposable income, take advantage, buy now. Lalo na kung di pa naman near expiration dates. Bernadette Reyes, GMA News. Matapos sa kanyang solo debut, may bagong song collaboration si Blackpink member Lisa.
When Miami shooting Sexy Girl music video right. Isa si Lisa sa tatlong artist na kakolab sa single na SG ni Algerian French producer DJ Snake. Kasama rin dito ang rapper na si Megan Stallion at Puerto Rican singer na si Ozuna. 12 noon oras sa Pilipinas ang premiere ng SG music video. Sa dito sa Pilipinas, nahuli kamang barilan ng isang gwardiya ng subdivision at isang rider sa Lipa, Batangas. Yan at iba pang balitang probinsya hatid ni James Agustin. Sa kuha ng CCTV sa Barangay Sabang sa Lipa, Batangas, makikitang may dumating na lalaking nakamotorsiklo. Tinawag at nag-usap sila na naka-duty na gwardiyang si Arnold de la Cruz. Ilang sandali pa pumasok sa gate ang gwardiya. Sinundan siya ng lalaki nang makapasok sa gate. Pinagbabaril na lalaki ang gwardiya. Tila ginantihan din siya ng putok kaya kitang umiwas din ang sospek. Matapos ang paumaril, mabilis na tumakas ang salarin. Patay ang biktima. Iniimbisigahan pa kung sino ang salarin at kung may kinalaman sa trabaho ng biktima ang motibo sa krimen. Away sa lupa naman ang tinitingnang dahilan sa pagpatay sa isang lalaki sa San Miguel, Bulacan. Ang sospek, kanyang kyuhin. Ayon sa pulisya, nagpunta si Genaro Victoria sa bahay ng kanyang pamangkin na si Arnel Sanchez at binaril umano ang biktima. Sa salaysay ng kaanak, nakatakbo pa si Sanchez sa bahay ng kapatid para humingi ng tulong. Itinakbo pa sa ospital ang biktima pero dineklarang dead on arrival. Nalawagan ang pamilya ng biktima sa sospek na sumuko na. James Agustin, GMA News. Sa Bacoor, Cavite, mahigit 3 milyong pisong halaga ng umunay shabu ang nasabat ng PDEA. Nakuha sa tatlong suspect ang kalahating kilo ng illegal na droga, marked at buddle money, cellphone at mga ID. Kinumpis ka rin ang sasakyang ginagamit daw na panghatid ng mga illegal na droga. Hindi na nagbigay ng pahayag ang mga suspect. Sa Nobyembre pa posibleng ipatupad ang alert level system sa buong Western Visayas. Sa Pilikamarina Sur, kinundina ng ilang residente ang rekomendasyong pagpapatupad ng no vaccination card, no entry policy sa mga sementeryo roon. Balitang hatid ni Caitlin Revilla ng GMA Regional TV 1, Western Visayas. Hindi kabilang ang Western Visayas sa mga lugar kung saan kasalukuyang ipinatutupad ang alert level system. Ngunit ayon sa regional IATF, posibleng sa susunod na buwan ay ipapatupad na rin ito sa rehiyon. Siguro malapit na lang gid ini November basi maka-shift na gid man kita. Ang Antique naman, gustong ibaba na sa MGCQ mula sa GCQ matapos bumaba na ang kaso ng COVID-19 doon. We have proven to them that we are able to take care of our problem with our health, especially our COVID. Yung pakita na nato na may kapasidad na probinsya na magpanaog ng cases ng COVID. Kaya inindorso na ng Regional Interagency Task Force sa IATF ang request ng LGU. Umani naman ang iba't ibang reaksyon mula sa mga residente ng Pili sa Camarines Sur ang rekomendasyon ng Municipal Health Office sa local IATF na no vaccination card, no entry policy sa mga sementeryo ng nasabing bayan. Sabi ng MHO Pili, rekomendasyon lang naman daw ito at maging ang local IATF. Hindi paborito dahil marami pa ang hindi nababakunahan sa bayan. Dapat po kaya bago kita maano. Dapat talaga naka-vaccine tayo kasi syempre maraming tao na makakasalamuha at hindi natin alam kung may virus. Makakaiwas tayo. Kung para sa akin, ayoko po talaga magpa-vaccine. Bumuwelta ang isang opisyal ng Family Pharmaceutical Corporation tungkol sa pagpapaaresto ng Senado sa kanya at sa kapatid niyang opisyal din ng kumpanya. Pinaaresto ng Senado sina Mohit at Twinkle Dargani dahil sa pagtanggi nila sa subpoena at hindi pagdala ng mga hinihinging dokumento ng Blue Ribbon Committee. Ayon kay Mohit Dargani, hindi naging makatwiran ang pagtrato sa kanila ng komite. Hindi raw sila pinakinggan ng patas, bagkus ay sinubukan silang paaminin na sila ay may kasalanan. Gusto raw silang i-detain sa Senado dahil pinaglalaban nila ang kanilang karapatan. Giit nila, walang kinalaman si Pangulong Duterte sa transaksyon sa Procurement Service Department of Budget and Management o PSDBM. Tila inaakusahan na lang daw sila para sa political gain. Sinubukan naman daw nilang makipagtulungan at respetuhin ang mga senador, ngunit hindi na raw alinsunod sa legal standards ang pagpapaaresto sa kanila.
Wala pang komento ang Senado sa mga sinabi ni Dargani. Nagkainitan sa budget hearing ng Department of Energy nang kwestiyonin ni Senador Manny Pacquiao ang pamamalakad sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Inakusahan naman ni Transco President Melvin Matibag si Pacquiao na namumulitika sa pagdinig. Balitang hatid ni Victoria Tulad. Sa pagdinig ng Senado sa budget ng Department of Energy, kinwestiyon ni Senador Manny Pacquiao kung bakit merong dalawang operator ang Wholesale Electricity Spot Market o WESM, ang PEMC o Philippine Electricity Market Corporation at IMOP o Independent Electricity Market Operator of the Philippines. Sa ilalim daw kasi ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law, kailangan lang ng isang independent market operator ng WESM. Sinindikato ang mga nasa kapangyarihan ang EPIRA Law. Kung yung trabaho para sa isa ay ginawang dalawa, kaya duble-duble ang bayaran ng ating mga consumers. Ayon pa kay Pacquiao, hindi kwalipikado ang IMOP dahil aapat na buwan pa lang itong itinatayo nang maging independent market operator na. 7,000 pesos lang din umano ang kapital nito. Ang WESM ay nasa ilalim ng Department of Energy ni Secretary Alfonso Cusi, ang presidente ng PDP Laban Faction na kabanggaan ng paksyon ni Pacquiao. Giit ni Cusi, wala silang nilalabag na batas dahil mga dating empleyado raw ng PEMC ang bumubuo ng IMOP, kaya may sapat silang karanasan. Noong una, pagtatayo po ng market operator, dito po sa Pilipinas, wala pong merong ganung klaseng experience. Dahil first time po ang market operation to be established in the Philippines. So if we have, kung kukuha po tayo ng may experience ng mga tao at the beginning, kukunin po natin foreigners. But it will be doubly, triple, 10 times more costly. Sabi pa ni Cusi, hindi kailangan ng IMOP ng malaking kapital. Hindi rin nadedehado sa market fees ang mga consumer. Dalawa raw sa ngayon ang operator ng WESM dahil nasa transition period pa ito. I think the transition should stop, no? In other words, should cease. And revert to a single entity as an independent market operator. Kinwestiyon din ni Pacquiao ang kaugnayan ni Attorney Melvin Matibag na Secretary General ng PDP Laban Cusi Faction at Presidente rin ng Transco o National Transmission Corporation. Incorporator daw ng IMOP ang asawa nito at ang kanyang fraternity brother ay presidente ng kumpanya. Alam niyo, let's call a spade dito sa hearing na to. This is all political, Senator Pacquiao. We've given you a chance to answer the policy questions, but instead, you insulted this committee by calling this a political hearing? Hindi naman fair yun. Humingi naman ang paumanhin si Cusi sa mga senador. Sa isang pahayag, humingi rin ang paumanhin si Matibag sa publiko para sa nangyari. Dala raw ito ng galit dahil hindi raw patas ang pagdinig. Sinusubukan pang kunin ng GMA News ang panig ng PEMC at IMOP. Victoria Tulad, GMA News. Naglabas ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng limited edition na bariyang 100 piso ang halaga. Sabi ng isang kolektor, hindi dapat esmuli ng ganitong uri ng mga barya na tumataas daw ang halaga sa pagdaan ng panahon. Balitang hatid ni Chino Gaston. Bariyang 100 pesos pero inaasahang maibebenta sa 350 pesos na halaga ang limited edition na commemorative coins na ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Pwede po kasing, let's say, 2,000 pieces lang at pagka napaka-significant po noong taong ipinifeature doon sa coin or yung event na ipinifeature sa coin, madali po talagang maubos yun. Tampok sa mga barya ang mga bayani ng Philippine Revolution, mabilis itong naubos kahit mabibili lang sa pamamagitan ng online ordering at reservation. Isa sa mga nasasabik makakuha ng coin ang coin collector na si Archie Lugay. Hindi na raw ito katakataka dahil mabilis sa mga collector ang mga commemorative coin, pero kahit mga ordinaryong coin gaya ng 10 peso coin na ito, may halaga depende sa taon. Malaki ang potential na tumaas ang presyo ng mga commemorative kasi po limited edition lang ang ginagawa nila. Yung sa pag low mintage po kasi talagang kukonti lang po ang nakakahawak. Pero ang pinakamahal na bahagi ng kanyang koleksyon ang mga silver at gold coins mula sa panahon ng mga Espanyol at Amerikano. Maganda rin daw itong negosyo dahil taon-taon
patuloy na tumataas ang value ng rare at collectible coins. I started last year by the month of May or June. And then because of coins po, matatapos ko na po yung motor ko. And then nakapaglabas din po ako ng bagong sasakyan po na hinuhulog-hulogan ko po. Tumataging ding na 36,000 pesos ang presyo ng gold coin na ito na kung tawagin ay Isabel 4P. Pero ang value ng coin ay hindi lamang matatagpuan sa taas ng gold content, kundi maging sa nakakabit na kasaysayan dito. Dahil kung na-mint ito noong 1861, abay nauna pa itong ginawa kesa himagsikan ng mga katipunero. Pero nagbabala rin ang BSP at mga collectors sa paglipana ng mga peking coins na minsay na-order online at ginagamit ng masasamang loob. Chino Gaston, GMA News. Saktong isang linggo bago ang pansamantalang pagsasara ng mga sementeryo para sa undas, kumusahin na po natin ang sitwasyon sa May Manila North Cemetery. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, tuloy-tuloy ang pagdating ng ating mga kababayan dito sa Manila North Cemetery. Higit isang linggo yan, Connie, no? Bago yung undas. At Connie, as of 11 a.m. ay nasa 1,400 na yung mga kapuso natin na pumasok dito sa Manila North Cemetery. At sa pakikipag-usap natin sa mga tauhan ng Manila Police District at sa mga tauhan ng sementeryo, hindi nga pinapayagang pumasok dito sa sementeryo yung mga minor de edad, pero pwede yung mga matatanda basta kaya nilang maglakad o sakay ng kanilang wheelchair. May libreng sakay naman ng syudad ng Maynila gamit ang e-trike, pero ang mga residente ng sementeryo na may tricycle, nakakapamasada sa loob ng 54 hectare na sementeryo. Tulad ng nakagawian, bawal ang mga matatalas at matutulis na bagay, mga nakalalasing na inumin, droga, baraha at stereo o iba pang pampaingay. Bawal din ang pabango at drone, pati na yung mga alagang hayop. Sa impormasyong nakuha natin sa command post ng MPD ay nasa 45 items na, no, Connie, yung nakumpiska nila kanina yung 9 a.m. At karamihan dito ay mga lighters. At paano nga ba makapagsisindi naman ng kandila para sa mga mahal sa buhay? Pinapayagan naman daw nila yung pagdadala ng posporo dito sa sementeryo. Marami yung mga kababayan natin, Connie, na ngayon naglilinis ng mga puntod sa pagdalaw sa mga namayapang mahal sa buhay. May iba na ayaw nang sumabay sa dagsa ng tao, kaya ngayon nagpunta. Kahapon ay umabot sa higit 3,000 katao ang nagpunta dito sa Manila North Cemetery. Mas marami noong weekend na nasa 7 to 8,000 ang araw ng Sabado at Linggo. Kaya naman, Connie, inaasahan na bukas at sa araw ng Linggo ay ganun din, ano, mas marami ang daragsa ng mga kababayan natin papunta dito sa Manila North Cemetery. Pero ang paalala natin, ano, mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. lamang bukas itong sementeryo para nga makaiwas ang lahat, ano, sa kumpulan. At yan na rin ang pag-iingat na ginagawa ng IATF laban nga dito sa COVID-19, Connie. Yes, Ian, sa laki ho ng itong Manila North Cemetery nga, namomonitor ba, miski yung ngayon pa lamang, ano, pagpasok na sa loob, syempre, napakalaki niyan, yung mga nagkukumpulan naman o na hindi na siguro nakakasunod sa mga health protocols? Well, Connie, ang Manila Police District ay may poste sila sa harapan, meron din dito sa gitna at dun sa mga iba't iba pang mga area nitong sementeryo. Sa totoo lang, Connie, no, tansyado raw nila, no, yung dami ng tao dahil sa ngayon nga ay nasa 1,400 pa lamang mahigit, ano, mula kaninang umaga yung pumapasok. Kaya, Connie, hindi katulad ng mga nakaraang mga undas, ano, na talagang napakarami, halos hindi tayo makapasok dito sa entrada pa lamang, ano, dahil sa dami ng tao at sa kapal ng tao. Pero sa ngayon, ang nakikita nila ay manageable pa nga, ano, dahil nga, yun nga, Connie, talagang hindi pa ganoon karami at hindi naman sabay-sabay dumarating yung ating mga kababayan. So yun yung kanila rin binabantayan, kaya umiikot-ikot din, ano, yung mga taga Manila City Hall at yung Manila Police District na nandirito para talaga mamonitor kung sumusunod ba yung mga tao sa ipinatutupad na minimum health protocol, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. Makakapanayan po natin ngayon ang tagapagsalita ng Trade Union Congress of the Philippines na si Ginoong Alan Tanhusay. Magandang umaga po, Ginoong Tanhusay. Si Rafi Tima po ito at live po kayo sa Balitang Hali. Magandang tanghali, Rafi. Magandang tanghali sa ating mga kababayan. Opo, ano po yung posisyon ng inyong grupo dito sa no vaccine, no work policy sa mga restaurant at iba pang
apiling establishment. Rafi, sari-sari yung naging reaction ng mga manggagawa dito, no? Sa mga pahayag ni Secretary Bello. Maraming natatakot, nangamba, naguguluhan, at may mga naiinis, no? Dahil hindi naman malinaw ang provisions ng IATF na may mga ganitong karapatan ng mga employer na magtanggal ng mga hindi bakunadong mga manggagawa. Mm-hmm. Meron na ba kayong kaso na tinanggal sa trabaho? Kasi ang sinasabi lang, huwag muna silang papasukin hanggat hindi sila nababakunahan. Yes, Rafi. May mga tumbong kaming natatanggap. In fact, meron kaming tinutulungan ngayon na isang kaso ng isang manggagawa na tinanggal sa trabaho at dahil hindi siya nababakunahan, kung kaya't humingi siya ng tulong sa amin at ngayon ay nakasampa ang kaso sa Dolly Regional Office. Mm-hmm. Yung issue naman sa no work no vaccine no pay na meron din kayong tinutulungan na ganoon, ang sinasabi kasi ng Dolly sa aking huling panayam kahapon ay wala pa raw sila natatanggap na ganitong formal na reklamo. Well, una-una, Rafi, ay labis yung pangamba ng mga manggagawa na lumantad at magreklamo dahil natatakot talaga silang mawalan ng trabaho. Mm-hmm. Ikalawa, trabaho ng Department of Labor and Employment at ni Secretary Bello na magsagawa ng mga labor inspection. Huwag niya nang hintayin na magreklamo, magsumbong ng mga manggagawa. Bagkos, dapat magsagawa sila ng labor inspection sa mga factories, sa mga warehouses, sa mga iba pang mga paggawaan para ma-discourage natin yung paglaganap ng mga no vaccine, no salary scheme. Mm-hmm. For the record, ano po yung sinasabi ng mga manggagawa na wala pang bakuna ngayon? Kung bakit hindi pa sila nababakunahan, ergo hindi sila nakakapasok sa kanilang trabaho? Rafi, ang sinasabi nila, walang available na vaccines para sa kanila. Mm-hmm. Matagal na silang nakarehistro, matagal na silang nakikipag-ugnayan sa mga barangay, subalit walang slot para sa kanila at kulang na kulang yung supply, no? Marami sa mga manggagawa, Rafi, lalong-lalo na sa mga probinsya na nakapalibot sa Metro Manila, ang hindi pa talaga nababakunahan. Kung kaya't nagpapakasakali sila araw-araw na makakita ng walk-in slot dito sa mga local government units sa Metro Manila. Subalit, ilan lamang sa LGU sa Metro Manila ang nabibigay ng walk-in slot para sa mga manggagawa. Mm-hmm. Ano pong mangkaya nyo ngayon para naman mapangalagaan yung kaligtasan ng mga establishmento, pati na yung mga customers nito, at of course yung mga manggagawa, kung hindi gagawing mandatory yung pagbabakuna, at kung sinasabi nyo nga ay marami pang mga manggagawang naghihintay hanggang sa ngayon ng kanilang bakuna? Well, ang TUCP, ang Trade Union Congress of the Philippines, Rafi, ay kaisa ng gobyerno at mga negosyante na bumangon na tayo dito mula sa kahirapan dulot ng pandemic crisis. Subalit, iwasan naman siguro natin yung mga polisiyang very disadvantageous para sa mga manggagawa. Ang hinihiling namin sa ating gobyerno, damihan ang supply ng mga vaccines at dagdagan ang mga access slots sa mga manggagawa. Okay. Sige po. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat, Rocky. Magandang tanghali. Si Ginoong Alan Tanhusay ng Trade Union Congress of the Philippines. Inimbitahan po namin si Labor Secretary Silvestre Bello III para sa isang interview pero hindi po namin siya makontak sa ngayon. Pinag-aaralang luwagan pa sa Alert Level 2 ang Metro Manila kasunod po ng pagbaba ng mga kaso ng COVID sa rehiyon. Tinanong namin ang mga manonood kung ano nga ba ang masasabi nila sa planong ito. Sabi po ni Carlos Luis Cruz, maari naman daw talaga kung nakikita na nilang dapat nang ilagay sa Alert Level 2 ang NCR pero sana raw ay magkaroon ng maayos na panuntunan ang IATF at hindi yung pabago-bago ang desisyon. Para naman kay Jacob Evangelista, pwede ang dahang-dahang pagluluwag para hindi na maulit muli ang COVID surge. Hindi naman pabor sa posibilidad ng pagluluwag sa Alert Level 2 si Lorenzo Vinoya. Kailangan anya muna ang mapababa ang bilang ng mga nagkaka-COVID at dapat marami na ang mga bakunado. Ganyan din ang saloobin ni Julieta Rivera Perez. Huwag naman daw sana dahil baka mamaya kung kailan Disyembre tsaka dumami ang COVID cases. Mga kapuso, makisali po sa aming online talakayan. Bisitahin lamang ang Balitang Hali Facebook page at doon mag-comment.
Tumataginting na 1,000,000 piso ang inirigalo ng isang lola sa Infanta Quezon sa kanyang ikinasal na apo. Ang balitang marami ang napa sana all, hatid ni Maki Pulido. Ng kanyang lola, mga kalibigan, tingnan niyo ho ang igagala ni lola. Pati ka palang makarigasama si Yabal! Napawaw na lang ang mga bisita sa isang kasalan sa Infanta Quezon nang hindi sa wallet o sa sobre nang galing ang pakimkim ng lola ng bride. Mula sa maleta, iniladlad ang malakapang binubuo ng tigwa 1,000 peso bill. Ito ang entry ni Lola Adelina Romantico sa pagsasabit ng pera sa unang sayaw ng bagong kasal o gala kung tawagin ng mga taga-Infanta. Sa kabuuan, nagkakahalaga ng 1 million pesos ang regalo ni Lola sa apo. Kwento ng uploader na kaugalian na raw ni Lola Adelina na magbigay ng 1,000,000 sa bawat apong kinakasal. Ang video niya naka 1 million views na rin sa Facebook at umani na rin ng libo-libong reacts at comments gaya ng sana all. Biro nga rin ng ilang netizen baka sila raw ang nawawalang apo ni Lola Adelina. Maki Pulido, GMA News. Mga kapuso, isa pong bagong low-pressure area ang binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Namataan po yan ang pag-asa 445 kilometers silangan ng Burongan Eastern Samar. Sa ngayon, nagdadala na ng ulan ang LPA sa Eastern at Central Visayas at sa Caraga Region. Base po sa wind forecast ng Metro Weather, posibleng maging bagyo ang nasabing LPA habang papunta ito ng West Philippine Sea. Bukod sa LPA, nakakaapekto naman ang Intertropical Convergence Zone sa Palawan, Visayas at Mindanao. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ang pag-uulan sa mga nabanggit na lugar sa mga susunod na oras. Uulanin din ang ilang panig ng Northern at Central Luzon. Magiging maulan din po bukas sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao dahil sa LPA at ITCZ. Sa Linggo, buong bansa po ay makakaranas ng mga local thunderstorm bandang hapon. Mananatiling maayos naman ang lagay ng panahon dito sa Metro Manila ngayon hanggang bukas. Pero tataas po ang tsansa ng ulan sa Linggo. Mismong ang Pangulo ang nagsabi kinakabahan daw si dating PNP Chief at Senador Ronaldo Bato de la Rosa sa imbestigasyon ng International Criminal Court sa kampanya kontra droga sa bansa. Sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang talumpati sa pulong ng NTF-ELCAC sa Luzena, Quezon kahapon. Si Bato na nervyos kasi kasali siya doon sa tukhang niya. If there is any person who is going to prison, it would be me. Eh sabi ko kay Bato, huwag kang keep quiet there and just ako, turo mo ako, si Duterte ang nag-utos. Sabi ng Pangulo, ang binibilang lang ng ICC ay ang mga napatay na kriminal. Itinuturing na anyang biktima ng extrajudicial killing sa mga namatay na hindi patukoy ang suspect. Hindi raw nakikita ng ICC ang mga ordinaryong mamamayan, pulis at militar na namatay sa operasyon. Sinabi raw niya sa ICC na wala siyang itinatago at handang makulong pero sa pamamagitan lang daw ng Korte ng Pilipinas. Sa text message naman ng staff ni Senador De La Rosa sa GMA News, kinumpirma niyang nagkausap sila ng Pangulo tungkol sa issue. Sinabi raw ng Pangulo sa Senador na huwag mag-alala dahil bilang Commander-in-Chief, ang Pangulo ang aako sa responsibilidad. May job opening po ngayon sa ilang opisina sa Region 2. Hiring ng isang administrative aide at 2 project development officer sa Department of Social Welfare and Development. Hanggang November 3 ang pupwede pong mag-apply dyan. Isang TESD specialist naman ang hinahanap sa TESDA hanggang October 30. At nangangailangan din po ng 2 administrative aide ang Isabela State University hanggang October 30 naman yan. Para sa iba pang detalye, bisitahin po ang cse.gov.ph/career. Ipinasilip ni Carla Belliana at Tom Rodriguez ang prenup video nila directed by Bob Nicolas. Makulit ang portrayal ni Carla at Tom bilang lovers. Ipinamala si Tom ang kanyang kakayahang gumuhit na isa rin nagpa-stand out sa prenup video. Kinilig naman ang friends and followers nila. Nakatakdang ikasal si Carla at Tom bukas sa Batangas.
Mahigit 698,000 doses ng AstraZeneca COVID vaccine ang dumating ngayong umaga. Ayon po sa National Task Force Against COVID-19, binili po yan ng pribadong sektor. Sa patuloy na pag-arangkada ng bakunahan sa bansa, iminungkahi ng private sector ang Vax to the Max o ang pagbabakuna sa lahat ng may gusto. Pero sabi ni National Task Force Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr., hindi pa rin isasantabi ang priority sectors. Mga probinsya na rin daw ang tututukan ngayon sa COVID vaccination. Sumagot na ang Senado kaugnay sa naging pahayag ng Family Executive na si Mohit Dargani. Ayon kay Senate President Tito Soto, kung nakipag-cooperate sila sa Senado ay dapat isinumitin nila ang mga hinihingi nitong dokumento. Basahin daw sana ni Dargani ang konstitusyon. Happy weekend po sa ating lahat. Naway nabusog po kayo sa maiinit na balita sa oras na ito. 64 na araw ay Pasko na lang po. Yes, at mula po sa tahanan ng katotohanan, ako po si Connie Season. Buong puso para sa Pilipino. Ako po si Rafi Tima. Kami ang inyong mga kasalo dito sa Balitang Hali. Maging updated po sa mga maiinit na balita, maaaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.